So ayan na, magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga business at mga kapapi. Ya, kumusta po kayo sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay po yung mga idol, sa araw na ito ay bigyan po natin ng isang reaction video. Isang reaction po itong kay Aldrin, nakita nyo naman sa thumbnail ano, kung talagang si Aldrin na nga ba. Ito po ay may kaugnayan doon po sa ginawang fake accounts. At alam naman natin na talagang kami man ay naguluhan. Naku po talaga. Oo, naguluhan po kami kung sino po ang may ari ng fake accounts. Kasi maraming mga binago-bago. Una po mga idol ay binago niya at ginawang rek aningat. Halatang nakita niya na mayroong problema si Rick Aningat at si Kabusiness. Kumbaga parang pinagsabong niya yung dalawa. Ano, Diyos mio, marumar naman. Oo. Pero magpaganon pa man, ay nagbago na naman. Unti-unting nag-iba na naman. Hanggang sa kumuntak na nga po itong Kabusiness, that official, ano, kay Papa Dins at sinabing si Aldrin naman ngayon ang salarin. Grabe, ano, ang dami ng pinaikutan. Kung kaya't, para makuha panig ni Aldrin, ay pinuntahan po siya ni Kabusiness. Panoorin natin mga idol itong ating pong video clipping sapagkat dito tayo kukuha ng reaction. Ito, bibigyan natin siya ng pagkakataon na magsalita, siyempre, paliwanag niyo kanyang sakay. At kanina nga po, pagdating namin, ay napanggit niyo ito po sa online, tinanong ko siya kung bakit nagawa niya yung ganung bagay. Ay sabi niyo, hindi naman po ako nag-online. Sabi ko sa kanya, anong online? Wala naman akong binabanggit. Ibig sabihin ay hindi ko pati tutukoy yung bagay na sagya natin sa kanya, no? Ito mga idol, ano, ito yung medyo nakita ko lang lapses, no. Sabi nga ni Kabusiness, along the way habang nagkita sila ay hindi pa man niya tinutukoy kung ano po yung sadya nila. May nabanggit na si Aldrin patungkol po sa online. So ano po ang pakahulugan noon na sinabi sa online? Sa bidyong ito, nasabi din ni Aldrin na marunong siyang gumawa ng fake accounts. Pero, in fairness mga idol, ano, para po sa kapanatagan ng lahat, sa totoo lang, kahit sino naman pwedeng gumawa ng fake accounts eh. Madali lang talaga. Kahit sino ay pwedeng gumawa ng ganyan, no? Para po maging patas lang po tayo. Okay? So, panoorin po natin. Diretso tayo. So, naging isipan din tuloy sa akin, Aldrin, bakit mo nang pag-meet yung tukul din sa online? May nagawa ka pang isang bagay na may kinalaman sa online or internet? Ayun. So, dito, kumbaga sinabi ni Kabusiness, naging palaisipan, ano, kaya medyo inusisi niya masyado si Aldrin kung mayroon niya bang nagawa patungkol sa online, patungkol sa internet, o ano pa man, ano? Pero may sagot dyan si Aldrin. Ang mga social media, ano? Sa Kabusiness, sa Kuya. Feel free to, ano, na-tutorial, walang problema. Wala na akong tinatagong mga lihim sa inyo. Wala naman po akong tinatagong mga lihim sa inyo. Papasayaw ka rito, no? Wala naman po akong tinatagong mga lihim sa inyo. Yun po yung sabi niya. Okay. Tapos makita ng viewer ko, si Kabusiness ito, ba't may sasalita ng ganito, ano nangyari kay Kabusiness? Kumbaga, o pwedeng ikakahamak o ikasama ng kabuhan ng Kabusiness family. Ang tanong ko lang, may kinalaman ka ba ron? Wala pa akong kinalaman sa mga ganyan. Okay. Kasi mulat sa call po na umalis po sa inyo, madalang na po nakapag-online dahil wala. Wala po akong kinalaman doon at simulat sa poll nang umalis ako sa inyo, madalang na po ako makapag-online. Madalang ha, take note, madalang. So, ibig sabihin, nakakapag-online, kaya nga lang po, hindi po laging nag-online. Kasi iba po yung hindi, totally hindi, sa madalang. Oh, diba, diba, diba.
Okay. Now, dito po sa usaping ito, denial siya eh. Sabi niya, hindi po ako yun. Actually po, dumating na sa punto, mayroon ito dito, ano eh, asa na ba yun? Yung points na hinarap na si Nika. Dinala na si Nika, ano? Dinala na si Nika ni Kabisa. Ito, nagharap-harap na sila dito. Noong lehitimong may-ari yung mga bata. Ito, dinala ni Kabusiness si Nika at si Intoy, pinaharap dito kasi andun kala Intoy ang files. Noong lehitimong may-ari ng account at ang tinuturo ng may-ari ng account, si Aldrin. Oh, di ba? Si Aldrin. Pero ako mga idol, in my own opinion, in my honest opinion, hindi ko pwedeng sabihin si Aldrin na nga ba sa sitwasyong ito ha. Kasi kung panonoodin niyo ang video, nag-denial siya eh. Pero sinabi niya na marunong siyang gumawa ng account. Katulad niya ng depensa niya na marunong siyang gumawa ng fake accounts, naging hobby niya. Ako rin, sasabihin ko rin naman na posible naman hindi rin kasi pwede naman gawin ng iba. Okay. So, anong mangyari? Stop ball. Magulo ang mundo ng ka-business patungkol sa bug account. Grabe yun. Ano? Oo. Marami ang naniniwala na si Aldrin. Pero ato mga idol, the best solution na pwede nating i-offer is pagharapin itong dalawa. Pagharapin yung may-ari ng accounts na nagtutukoy sa kanya kasi hindi rin biro yung mga binitawang statement ng may-ari ng account. Sinabi niya na pwede nga ba niyang idemanda si Aldrin? Magkakadimandahan ng mga idol. Grabe yun. O, diba? Magkakadimandahan. Pwede daw niya ba idemanda si Aldrin? Sabi kay Papa Dins. Nadama yung mga anak ko sa ganang ito. Pero, kung titingnan natin dito ha, nang nakita na ni Kabusiness, nandun si Aldrin, ang isa sa malaking katanungan ko, idol, dito po sa aking pagpapalalim is, magkakilala ba sila? Magkakilala ba sila? Kasi, una, bakit nagawa ni Alvin yung account nung lalaki sa pangalang Kabusiness? Magkaibigan ba sila? Yun ang unang tanong. Hindi ko masasagot yan kasi una wala dito hanging question eh. Diba? Pero, nung tinanong siya ni Kabusiness, sabi niya, hindi. Magulo, ano? Magulo sa earth. So, sa sitwasyon nito, para maresolba, and the best solution nito is dalhin talaga si Aldrin doon sa tao. Pagharapin sila. Now, sa bidyong ito, matigas din na sinabi ni Aldrin, haharapin ko sila. Kakausapin ko sila para malinis ang pangalan ko. O, diba? So, parang naka-ano tayo eh. Sa usaping pangalan, mahirap mag-jump into conclusion. Ako para sa akin, hindi ako pwedeng mag-jump into conclusion na dito si na siya na nga ang may gawa ano po. Kasi dinideny niya eh. Dinideny niya. So bigyan natin ng pagkakataon, benefits of the doubt na talagang hindi siya. Although sinabi niya, inamin niya na marunong siyang gumawa ng fake accounts. Ano po? At although sinabi ng original na pinanggalingan ng accounts na 'yan, na siya ang may-ari at pwede siyang idemanda. Ang para sa akin, hindi pa tayo pwedeng mag-jump into conclusion na siya nga po talaga. Hindi pa pwede. Kasi magiging hersey, may denial siya. Ang the best thing na gagawin dyan, pagharapin sila. Doon pa lang natin makikita kung si Aldrin nga po ay nagsisinungaling. Ito ho ay isang usapin na kailangan maresolba kagad. Kasi di po ba nakita na doon kay Papa Dins nung nag-comment yung fake accounts na Kabusiness, kabusiness.official, tinandaan ko yan. Totoo, kung hindi ka nga po magaling or wala kang knowledge dito sa computer, dito sa social media,
sasabihin mong sika business yan eh. Kasi eksakto ang handle, pare-parehas handle. So sisirain sika business dito. Ang kagandahan lang dito na naniniwala tayo na pwedeng ma-stop, it is because nagpakilala ang may-ari. Okay, so wala na ngayon ang bola. Parang nabura na ngayon ang bola sa intensyon na masisira nga ba ang kabusiness. Wala na, burado na yan. Kasi nagpakilala ng may-ari na, yups, tika, ako ito. Ako ito! Ako ito! Ako ito! So nagpakilala na siya na ako ito dahil natakot siya. So therefore, doon sa intention na masisira na ang kabusiness, ay ano na tayo doon? Out na tayo doon. Ang kailangan na lang natin susugin, mga idol, is kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo doon sa dalawa. O, diba? Kung sino nagsasabi ng totoo doon sa dalawa? Si Aldrin ba o may-ari na nga? So, kailangan lang silang pagpanagpuin. Nakakatakot itong klaseng sistema dahil una, benefits of the doubt. Paano kung hindi naman pala talaga si Aldrin ang gumawa? E di kawawa ang tao. Kawawa din ang batang ito. Mahuhusgahan siya ng parang trial by publicity. Dama ba? Trial by publicity ang tawag ko. Okay. Pero, paano naman kung siya? Paano naman kung siya talaga yung gumawa nito at dinidinay lang niya? Magpaganon pa man, kung siya ang gumawa nito, isang malalim na kadahilanan pa rin at katanungan, mga idol, bakit ginawa na niyo, ginawa niya ito? Ano ang kanyang pinakamalalim na dahilan? Bakit ginagawa niya ito? Gusto niya bang sirain ang kabusiness? Grabe, no? Grabe. Kaya itong isyung ito, napapuzzle tayo, mga idol. Kailangan ito ng isang malalim na pag-iisip. Kasi sa puntong ito, ako man, ma-honest to goodness, mga idol, although may mga ganyang klaseng statement, pero hindi ko pa pwedeng husgahan si Aldrin. Kaya nga ho, tiningnan ko muna bago ako mag-reaction, tiningnan ko yung mga huling pangyayari. Hindi ko pwedeng husgahan si Aldrin kasi una, dinidinay niya eh. Ayan ho, dinidinay niya. Unless na mayroon tayong isang konkretong ebidensya. Ganun pa man, doon sa sinabi at pinaliwanag nung may-ari ng account na siya ang itinuturo, hindi pa rin siya magiging konkretong ebidensya. Bakit? Kasi baka may motibo din siya sirain si Aldrin. Or, nililihis niya ang talagang katotohanan para hindi siya matrix up. Kumbaga, pwedeng siya talaga ang gumawa pero nilihis na lang niya kasi may posibleng pananagutan siya doon. Kaya ho, ang pinaka-the best dito, mga idol, para malinis ang lahat. Sa may-ari ng account, personal siyang humarap, kausapin si Aldrin, then si Aldrin mismo humarap lang. Kaya lamang, kung bibilangin mo ang bigat, ang timbang, kumbaga, kung titimbangin mo ang lahat ng bagay, mas matimbang yung mga binitawang salita ng may-ari ng accounts. Bakit? Una, sinalis niya si Papa Dins. Gusto niyang umakyat pag live. Gusto niyang umakyat pag live. Okay. Now, si Aldrin nag-deny. Ang kinakatakutan ko lang, yung offer na gusto niyang umakyat sa live. Bakit? Alam niyo ba, mga idol, na marami ang nawawalang channel, marami ang naglalahong channel, marami ang nasusunog na channel dahil sa pag-apapakyat. Doon ako nag-isip, paano kung may motibo talaga sila para kay kabusiness? Since sila kabusiness ay hindi nila alam ang ganitong klaseng sistema ng pagpapakyat. Paano kung yun ang pinasok nila, sabi nila, eh, si Papa Dins, wala namang ano. Hindi ko masabi na, pero I think kasi hindi sila nag-i-strip yards eh, di ba? So therefore, I therefore suggest, kung magla-live na sabihin, papaakyat ako, ang way lang naman kasi para makaakyat siya sa live is stream yards eh, para makasali. So therefore,
sasabihin ko na lang, punta ka na lang sa bahay. Magla-live ako at doon ka sa bahay magsalita. Safe ang ganun. Pero kung magla-live sila at sasabihin pa pa din sa akyat ako, bigyan mo ako ng link, mag-stream yards ka, no way. No way. Why? Delikado. Sa sitwasyon nila ka-business na marami ang mga taong gustong ibabagsak ang ka-business, nakakatakot ang bagay na yan. Sinasabi ko lang po sa inyo, nakakatakot po ang bagay na yan. Pwede pong maglaho ang channel ni ka-business doon. Bakit? Paano kung totoong kalaban nila ito? Nililihis lang ang katotohanan. Kasi una, hindi siya lumitaw. Maniniwala ako, idol, kung lilitaw siya sa vlog na nagsasalita siya sa harap ng camera. Yun lang. Doon ako. Or, pagharapin itong dalawa at kapag nagpanag po ito, doon pa lang natin makikita kung sino ang nagsasabi ng totoo. Mapagpalang araw po sa ating lahat, ikaw, idol. Ka-business family. Mga kapatid kong nagmamahal sa ka-business, ano pong opinion ninyo? Bago po tayo magsarado, mga idol, ito muna ang ating chika-chika boogie-boogie cha-cha at music. Diba, syempre mga idol, ating pong nilalabing sa inyo ang ka-business official. Asama na rin po dyan, mga idol, ang ka-business family. At syempre, Papa Dance TV. Yeah, mga idol, siyempre isama na rin po natin ating magigiting ng mga kagwang. Oo, andyan po ang kagwang Bubong, kagwang Buknoy, kagwang Bugi, kagwang Burnok, Intoy, and kagwang Bay. Okay, anim na sila. At siyempre, isama natin ang ating magigiting ng mga reactors. At siyempre, Wakiwak TV, mga idol, Papasundot, and Bung TV. Hanggang sa sunod na video, mga idol, comment down below kung ano po ang inyong saloobin. Pasensya na kayo sa style ng aking pagbablog na pagre-reaction ngayon. Gusto ko lang talaga. Masaya eh. Masaya! Alright! Bye-bye po! Hanggang sa sunod na vlog, mga idol.